Okay, pangalawa, the Bible written by written in human language. And therefore, the Bible is also a literature. Humanity. And at the same time, unawain mo ang Bible as a literature. Dahil literature siya, may genre. Diba? Hindi siya basta isusulat eh. May genre siya. Meron siyang klase ng, anong klase, pag sinabing genre, anong klaseng literature ito? Ito ba ay, wala na, Book of Psalms. Ang Book of Psalms, hindi siya pwedeng basta unawain mo na laging parang sa'yo. Iyan ay mga laments, mga prayers, mga wishes, mga dreams ng Israel, di ba? At hindi siya pwedeng gawin mong doctrines. Marami dyan laments. Marami nga dyan laments eh. Yung mga pagluha ng Israel. Dahil sila, napakarami nilang exodus. Ano, halos lahat na maging empire nun, alipin sila eh. Tayo din, ilang exodus na ba tayo? Di ba? Spanish, di ba? Japanese, American. May kanya-kanya tayong exodus. Hindi nga lang tayo na-exile sa iba na parang exodus na pabalik. Pero ibig sabihin, lumaya. Ang ibig sabihin kasi ng exodus. From the word ex is out and hodos, way. Greek word na ang exodus kasi. Hindi yan yung Hebrew word eh. Na ano. So, isang bagay yan na dapat nating maunawaan. The Bible, not only divine, it is also human literature. And because it is human literature, it has genre. And we need to understand the Bible primarily by understanding its genre. Kung iyan ba historical books, unawain mo siya na nagsasaysay ng kasaysayan. Kung iyan ba prophetical, nagpapahayag yung mga propeta tungkol sa mga panawagan ng Diyos para i-reinforce yung covenant na ginawa ng Diyos doon sa Torah, sa Old Testament, sa Pentateuch, nang nagtawag ang Diyos ng bayan niya, mayroon siya mga covenant. At mukhang na-neglect ng Israel yung covenant, kaya magkaroon ng office of the prophet para tawagin uli yung people of God, go back to the covenant. Practice the covenant. Kaya ang tawag sa prophet, yung reinforcing the covenant with God ng bayang Israel. So naunawaan natin ng tatlong nature, ano yung divinity, humanity, at saka yung kanyang historicity. So the Bible has three. At least, we should know that the Bible is the inspired word of God. It is a literature because it was written in human language. Ibig sabihin yung human language, limited yan. At iyan yung paraan ng Diyos paano maisulat yung kanyang salita noong kapanahonang iyon.